ito yung pinakauna nating i-install. So yung unang gagamit dito is ito, ano, yung balon lang mga kalods. Saka yung supply niya, ano, yung para sa 12 volts na supply. So the moment of truth na tayo. Okay, so may monitor na tayo dito. And ayan, di pa gumagana. I-switch on na lang natin tong supply, ano, yung DC volts niya. Okay, so saan ba yung supply nito? Ito, ito. Okay, ayun. Nagbabalik na naman tayo para sa panibagong video. So pala yung video na gagawin natin is mag-i-install tayo ng CCTV dito sa bagong kasalinahan dito sa ano, mga kalods sa lugar namin. So meron tayong shop na CCTV na install ngayon dito. Yung kagandaan nito mga kalods is meron na itong cable, ano? So kita ba? So yun o, yun o, meron na po siyang cable. Kaya hindi na tayo mahirapan mag-cable magpaganito yung mga installation mga kalods. So 9 camera. And tara, samahan nyo ako. Let's go! Mga kalods, no, in every poste, mga kalods, dalawang kamera yan. So, dalawa dito, dalawa, dalawa, dalawa. So, bali, apat na poste, apat. So, walong CCTV po yan, ano. And yung isa is, yan, o, kita ba? Ayan. So, yan po yung isa. So, siya na CCTV. And dito pa sa loob yung receiver. Mga kalods, ano, yung ito yung pinakauna nating i-install. So, yung unang gagamit dito is ito, ano, yung balon lang, mga kalods. Saka yung supply niya, no, yung para sa 12 volts na supply. Kita ba? Ayan, no. So puro dulo-dulo lang yan kasi nga yung supply natin is nandun pa doon na mamaya sa may receiver. Halos na ito yung gagamitin natin. 4K na 8 megapixel na 60 meters yung IR niya mga kalod. So yung IR niya is pang night vision po yun, no? Pag gabi, walang ilaw. Pag nag black and white siya hanggang 60 meters yung makikita niya, no. Ano yung nangyari ito, Jigs? Namatay. Gago! So problema ko lang sa, no, nakabit na rin natin yung isa dito. So dalawa na yung nakabit. So yung problema is walang susi dito sa kanilang office. And yung ilaw dito mga kalods is wala, no. So baka hindi natin matapos ngayon to kasi nga walang magbubukas ng gate or yung pinto dyan sa opisina nila. Hindi natin mabuksan yung ilaw, no. So susubukan na lang natin kung hanggang saan o hanggang ilang kamera na lang yung tatapos at ngayong araw. Alright? So ingat! Halos so, na buti nakabili tayo ng bagong pambutas ngayon kaya madali na lang natin butasan tong metal na ano, no, yun, no? Cladding. So yung butas kasi na nandun mga kalods, yung butas kasi na nakalagay dun dati is maliit siya, no? So hindi natin malalagay yung mga balon. So yun, ito yung pigtail, yun, no? Yung male connector ng mga kalods. So pinutasan natin yan yung kita ba? So yan. Yung mga kalods, pinatasan natin para yung camera natin pag nakabit is malinis, no, lahat ng connection na nasa loob tulad ng mga kalods. Ito yan, malinis kasi nga yung connection niya is nasa loob. Alright, sobra yun mga kalods, no? So ito na yung magiging tsura niyan, may butas dito, dito na yung lalagay mga cable, and dito na yung ating balloon, and ito yung ating pigtail, ano, or male connector. Alright, so kabit ko na yung camera. Camera, lagay natin dito. Play, ayun! Ito na yung tsura mga kalods. Kita nyo naman yan. Walang wiring kasi nasa loob. Ano? At malinis tingnan. Okay, so tara, taba na tayo. Meron pang apat na natitira. So, apat na yung nakabit. Ah, may lima pa pala. Ah, wait. Matami ba? So, wala na mga kalods, no. Inabot na kami ng gabi. Ayan, so pang walo na to and isa na lang natira, no? So tatapusin na namin kabit lahat ng camera ngayon para bukas doon na lang tayo sa may receiver. So, mga kalods, no, ito na yung last na camera. Ito na yung pang sham natin na camera, no. So ayan, kita nyo na yan. Gumamit na tayo ng flashlight kasi nga madilim na dito mga kalods, no. So ayan, pang last na to and bukas kasi dito natin nalagay yung DVR nila sa loob. We're back mga kalods dito sa gasolinahan and ayun, ayos, bukas na yung umaga mga kalods, ano, makaagising mo lang, ano. Dito sa trabaho na kami, ayan, dito po yung dulo na mga kamera, no? So walang power dito kasi nga dito sa UTP cable na ito mga kalods, dito doon mismo yung supply ng kamera natin. So meron itong sham na cable kasi nga meron tayong sham na kamera sa labas. Alright, so mamaya kakapitan natin yan. Okay, so balito na yung mga kailangan din ngayon mga kalods, no? Yung DVR natin, yung hard disk, yung balloon, saka yung power supply. Alright, so dali na natin ito dun sa loob. Let's go. So, bali yung mga kalods, na ito na yung ating hard disk na 4 terabyte, and ito yung SATA cable natin, and ito yung power mga kalods, no? So i-screw lang natin ito dito sa katawan niya and lalagay natin yung mga cables. Okay,
Nakabit ko na yung hard disk. Ayan, matigas na yan. Malos din na matanggal. And nakabit ko na yung power. And next is itong SATA cable niya. Salpak ko na mga lods. Magatik na siya. Okay na yan. So, yung next na gagawin is kabitin natin dito. Kahit saan dyan sa dalawa mga kalods. Ayan, kahit saan dyan sa dalawa. Okay, okay lang po yan. Ano. So, lagay natin dito. Okay. And next is the power. Okay, power. Okay, ayan. So, bali mga kalods, no? Itong DDR na to, is ilalagay natin dito sa may dingding, ano? So, yung mangyayari is, magiging ganyan na, sa binutasan na natin yan. So, iscrew natin siya dito sa may apat na butas. 1, 2, 3, 4. Okay? So, iscrew ko muna to. Iscrew. Saan ka? Sige. Oh. Baba. So itong supply natin is may abang to para sa baterya mga kalods, no? In case na may baterya kayo, hindi lagyan. Alright. So ayan. Lapit na. Okay, so magiging ganito na yung tsura niya mga kalods pag nabalatan na natin yung ating UTP cable. So yung orange is papunta dito sa ating DVR. So ito yung data natin. And itong green is yung supply, no? So bahala kayo mga kalods. Kung ano yung kinabit nyo doon sa camera, yun po yung gagabitin nyo dito. Okay? So sa amin is orange at green. Oh, bali ito na yung magiging itsura niya mga kalods pag nalagay na natin yung balon. So medyo nanginginig yung kamay ko, no. So yun, no, parang bunga ng dates na. So yun, supply dun sa baba. Ito yung balon. Ikakabit na natin dito yan mamaya, no. Yung sham na camera. So pala mga kalods, no, the moment of truth na tayo. Okay, so may monitor na tayo dito. Yan na yan, di pa gumagana yan mga kalods. So pagpasensyaan nyo na yung monitor namin kasi nga wala eh. Wala yung monitor na maayos ayos. So ayan, ito yung supply niya. So, nalagay na natin yung power dito. And i-switch on na lang natin tong supply, ano, yung DC volts niya. Okay, so saan yung supply nito? Ito. Okay, ayun. So hintayin na lang natin mga kalods. Okay, nanginginig yung kamay ko. What can it to mean? Ito nanginginig yung kamay ko. Nakasumbat. So yun. Ayun, oh. Okay, ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun, oh, walang palya mga kalods. Gumana lahat. So, 9 camera mga kalods. Kung gusto ng setup nito mga kalods, meron din naman tayong vlog dyan para sa tamang setting nito. So, ilalagay ko na lang sa description, ano, para may idea kayo kung paano mag-setting nito. Okay? So, may vlog na po tayo po sa setting ng DVR natin mga kalods. So, balik na mga kalods, tagaktak yung pawis natin and ayun, sinesetting na lang ni Jeg. So, kung may mga katanungan kayo about setting mga kalods, meron po tayong vlog dyan para sa basic setup or basic setting ng ating mga DVR and VR. So, meron po tayong vlog dyan, ano? So, para hindi kayo malito or hindi tayo sumara ng haba sa ating vlog. So, italagay ko na lang sa description yung link ng ating vlog about dun sa setting. At saka sa iba pang kunyari mga backup pa. Meron na rin tayo mga kalods kasi may mga kalodi tayo na nag-PPM sa akin. Paano daw mag-backup ng mga video, maglagay sa USB. So meron na po tayong vlog dyan. O, check nyo dyan sa CCTV natin na playlist mga kalods. Meron po yan dyan. Click nyo CCTV na playlist natin. Nandyan po yung lahat ng mga tutorials natin about CCTV. Okay, so pala hindi kayo mahirapan. Alright? So pala yun na mga kalods. Ano, yan, kita nyo na yan. Sham na camera po yung gumagana. And okay na okay po siya. No? Clear po yung kuha niya. And wala pong flicker na naglalines or nag-alon-alon. Kahit na naka UTP cable lang po tayo. So maganda to. Maganda tong supply na nakuha na yung mga kalods. Okay, 20 amperes to mga kalods. Medyo malakas. Kaya hindi tayo mabibitin sa supply. Okay? So ito mga cable niya, yung sita lang yan. And dito kasi dapat yung supply niyan mga kalods. Alam po kayo, yung tablon doon, di ba kumagana? Gumawa mo lang yung extension wire para may test lang natin ito mga kalods. So yung camera pala natin is 4K na 8 megapixel mga kalods. So yung gamit natin na balon dito is 8 megapixel din, hanggang 8 megapixel. Okay? Well, ito na nga mga kalods, ano? So naka-ready na po yan. Pagka may power na doon, hindi gagana na po siya agad, ano? So naka-off lang yan. And ayan. Okay na po siya mga kalods. Naayos na rin natin yung mga cable. And okay na. Tapos na yung ating project ngayon dito sa may gasolinahan. Okay? So ito yung labas niyan mga kalods. Yan o, gasolinahan. Okay. Ano yun na mga kalods?
kalansa na, tapos na, and okay na po mga kalods. So, meron lang ako konting advice, ano? So, kung kunyari, gagamit kayo ng ganitong camera mga kalods, na 4K na 8 megapixel, siguraduhin nyo po na yung monitor nyo is dapat 4K din mga kalods, para ma-appreciate nyo po yung tunay na ganda or tunay na quality ng binili nyong camera na 4K sa kahit megapixel. Kasi nga mga kalods, naglagay kayo ng normal na TV at hindi rin 4K yung TV nyo, tapos yung camera is 4K na 8 megapixel, ay hindi po talaga ganun kaganda yung kuha niya, no? Kasi 4K po yung camera natin. Okay, so itong ang kasinahan kasi may budget sila and maglalagay sila ng malaking shasha dyan, malaking LCD, malaking monitor, no? Okay, so dito ko na siguro tatapos yung aking video and medyo mahaba na ito mga kalods. Alright, so kung mga katanungan kayo, huwag mag-comment and pwede nyo rin ako yung message sa aking Facebook. Okay, so kung gusto mo itong aking video, paki-like, share, subscribe naman dyan, i-click notification bell nyo sa gilid para updated pa kayo sa mga videos natin. Alright, so see you naman next video. Mag-aayos na kami at uwi na. Bye-bye!